Hinggan niyo mga boss, ha? Hmm? Yung hahatakin natin yung frequency mamaya. So, naka-off po yung frequency. Hello mga bossing. So, welcome na naman dito sa ating panibagong video dito sa Jirobi Electronics Center. Okay, so sabihin nyo na ito mga boss, so gagawa tayo ng Super Bus Enhancer. So disclaimer lang, nakita ko lang ito sa YouTube, so i-try natin kung gumagana nga yung gagawin nating bus enhancer. Okay, so ito lang po yung gagamitin natin na materials, yung mga parts. Okay. Okay, so ayan. So meron tayo ditong dalawang 100K potentiometer. Ayan. So dalawa po. So ito po yung isa, yung sa frequency natin. Gamitin sa frequency, sa bus enhancer. At yung isa, gagawin natin master volume. Okay? So let's start na mga boss. So tutok lang sa gagawin natin. Yan. Okay, so dikit lang natin yung potentiometer natin dito sa PCB para hindi gumalaw. Tayo ditong dalawang 104 o 0.1 UF na mylar. So, yan, 104. At saka isang 10K na resistor. Okay. So, kabit muna natin yung 104. Unahin natin gawin yung sa frequency ng cell. Okay? So, kabit natin itong dalawang 104. Dito lang sa gitna.
Tapos, yung 10K na resistor. Dito na natin sa kabit yan. Thank you.
So, kabit natin yung speaker. Susubukan natin ha, mga bossing. Ito yung master volume natin. Saka ito na yung ginawa nating bass enhancer. Susubukan natin. Yun. Pakinggan nyo mga boss ha. Yung hahatakin natin yung frequency mamaya. So naka-off po yung frequency. Hahatakin natin. Yan. Pakinggan nyo, walang sub ha. Hahatakin natin. Yun. Yung master volume natin. Ang laki ng enhancement yung mga boss sa sub. Thank you.
zero yan ah. So ayan mga boss, so na-share ko naman sa inyo yung ating sub enhancer. So pwede niyo na subukan sa inyo mga mini sound, no? So pwede niyo na rin i-try, no? Kung nagustuhan niyo mabuti. Okay? So kasi sa akin i-apply ko rin to sa aking mini sound. Mukhang ayos to ah. Kasi meron tayong control. Meron tayong master volume saka yung sub enhancer natin. Mas okay gamitin to sa mga kulang yung processor, no? Sa walang pambili ng mga mamahaling processor o kahit mga generic na processor. So, pwede nating i-gagamitin ito, no? And yun lang yung hindi mawala yung ano niya, yung tinatawag dito, yung treble, kumbaga yung treble ng ano. Pero yung sub, in-enhance niya talaga. Yan. Napakalaki ng enhancement sa sub. Okay? So, maraming salamat po mga boss sa pagtutok dito sa Jirobi Electronics. And, sa hindi pa pala nakasubscribe mga bossing sa ating YouTube channel, so, pakisubscribe na lang po. And, pakihit na lang ng, or click ng notification bell para updated kayo sunod ating mga uploads. Okay mga bossing? So, abangan mga bossing yung isusunod nating vlog. So, gagawin natin siyang tone control. Okay? So, pag tone control, so meron tayong master volume and bass and meron tayong treble. So, i-add natin yung treble bass. Okay? I-add on natin yung treble dito sa ating ginawang bass enhancer. Okay? So, abangan niyan mga bossing. Ha? I-upload natin yan para rin makatulong din to. So, by the way, yung ginawa natin ngayon is ito yung tinatawag natin na passive bass enhancer. Okay? So, napaka-deep po yung bass niya. So, aabangan na lang yung i-upload natin na video na gagawin nating tone control. Passive tone control. Okay? So, maraming salamat po mga bossing sa pagtutok dito sa Jirobi Electronics Center.